Hello guys, good evening. So once again, magbabasa ulit ako ng isang story. This time, hindi siya galing sa Spookify. Galing siya sa isang website na ang pangalan ay maymoomoo. So, pangalan pala ng website, parang alam na natin kung ano yung mga makikita natin doon. Yung mga, medyo siguro nakakatakot din yung mga kwento nila doon. So anyway, let's just be the judge. Babasahin ko yung isa sa mga top stories nila. Sana matakot tayo lahat. Okay, eto na. So, ang title ng story na to ay Boarding House. Okay. Sige. Let's start. So, good day. I want to share another story. Pangalawang story na po ito na isishare ko. This story happened last summer, 2013. So, medyo matagal na to kwentong to, pero we'll see. So, third year college na po ako sa isang private school sa Occidental Mindoro, na nangyari ito. So next year, graduating na ako kaya dapat makumpleto ko lahat ng subjects, requirements, units, etc. Kaso naging SA, student assistant po ako noong first year college kaya hindi lahat ng subjects, units nakuha ko. In short, irregular po ako. At para makagraduate ay kailangan kong mag-summer class para makumpleto ko lahat ng units. Ang problema is, walang summer classes sa school namin kaya no choice ako kung hindi pumunta sa kabilang bayan para mag-take ng summer classes. Kasama ng mga best friends ko na irregular din. So ayon, pinagplanuhan na namin kung sino ang maghahanap ng boarding house, kung sino ang magdadala ng kawali, ng kaldero, ng kalan at kung ano-ano pa. First time kasi na karamihan sa amin ang malayo sa pamilya. So, kinakailangan siguro nila talaga mag-board ng house kasi may siguro medyo malayo yung pag-iistayan nila na bahay or boarding house, I suppose, dun sa kung saan talaga sila nakatira since kabilang bayan daw. So, anyway, nang makarating na kami sa boarding house ay natutulayan namin buong summer ay halo-halo ang reaksyon. Para sa iba, okay na kasi presko at malapit sa school. Ang iba naman, nakakatakot daw at kung ano-ano pa. Take note, iba-iba po ang religion naming magkakaibigan. May Christian, may Iglesia ni Cristo, at karamihan ay Katoliko. Anim na po kami na magkakasama noon sa boarding house. Ako, si Jenna, si Arky, si Rachel, si Lynn, at ang aming muse na si Dondon, aka Don. I suppose may gay tong si Dondon. Okay, or Don. Okay, pagpasok na pagpasok namin sa gate ng boarding house ay sumalubong na agad sa amin ang napakaraming aso at pusa. Ang creepy pero binaliwala namin at iniisip na lang namin na yun na lang siguro ang libangan ng landlady na itago na lang natin sa pangalang Tita Nets. Tomboy po siya at mag-isa na lang na nakatira at namamahala sa kanyang malawak na bahay at boarding house. Okay, pagpasok naman namin sa loob ng bahay ay sumalubong sa amin ang napakalawak na salas. Sa kanan ay may dalawang kwarto, kwarto ni Tita Nets at stockroom daw. Tapos sa likod ng salas ay may kusina na may pinapakalaki at lumang salamin. Kasunod ng napakalawak din na CR na pinagtatambayan at pinagtutulugan ng napakalaki at napakaitim na aso na si Blacky. Okay. Sa kaliwa naman ng salas ay hagdan papuntang second floor kung nasaan ang room na tutuluyan namin. Sa baba ng hagdan bago kumakyat ay nakadisplay ang isang wheelchair ng namayapang nanay ni Tita Nets. Pagpasok namin ng hagdan ay may nag-welcome sa amin na good luck note at before kami tuloy ang makakyat ay may plywood na nakaharang sa hagdan. Nilagay daw yon para di daw makapasok ang mga pusa at aso sa gabi. All in all, ang weird at creepy pero hindi naman pinansin, hindi naman namin ito pinansin kasi mabait naman si Tita Nets. Sa akin okay lang naman. Although ang parang pinaka-concern ko siguro doon kung maraming pusa at aso, syempre pag pusa at aso, magpupupuyo mga yun so baka medyo mabaho dun sa lugar. Pero aside from that, kung yung place lang naman, okay lang sa akin yung medyo creepy kasi mahilig naman ako sa mga ganun, yung mga katatakutan. Obviously, mahilig ako sa katatakutan, pero yun nga. Anyway, so malalaman natin kung tama ba yung hinala nila o yung unang pakiramdam nila dun sa bahay na yun.
Unang gabi namin, okay naman. Yung iba hindi makatulog kasi namamahay. Kinabukasan, nagluluto kami ng tanghalian namin sa labas ng bahay. Bawal daw kasi magluto sa kusina. Hindi naman kami nagtanong kung bakit kasi ayaw din namin magluto doon. Kasi every time na nakikita o nadadaanan namin yung salamin doon ay feeling namin may katabi kami. O kaya may sumusunod sa amin. Kaya okay na kami sa labas magluto. Ang problema, every time na nagluluto kami ay sumasabay din si Tita Nets na magluto ng pagkain na kanyang mga aso't pusa. Sobrang baho ng pagkain ng mga alaga ni Tita Nets. Ang may bulok na sinalamawan na ewan. At sa maniwala kayo sa hindi, ay lagi kami nakakakita ng ahas sa loob ng bakura ng bahay na yun. Medyo, parang naniniwala ako na medyo creepy. Anyway, isang hapon after ng class namin ay dumiretso na kami sa boarding house at nakapagkwentuhan sa isa naming ka-boardmate sa kabilang kwarto na si Ate Dimples. Sa gitna ng kwentuhan ay tinanong niya kami kung nakapatay daw ang ilaw ng kwarto namin kapag natutulog. Oo ang sagot namin kasi di kami sanay matulog nang hindi nakapatay ang ilaw. Bakit Ate Dimples? Tanong ni Jenna. Wala lang kasi kayo lang ang nagpapatay ng ilaw dito kapag natutulog. Next time open nyo na lang yung ilaw nyo, kasama naman na yun sa upa eh, sagot ni Ate Dimples. Hindi kasi kami sanay ate, sagot ko. Ah okay, kaya pala. Dapat sanayin nyo na ang sarili nyo, kayo din, wika niya. Ano pa naman to? Bakit? Hala ate, bakit? Nakaka-curious na tanong ni Arky. Or naku-curious na tanong ni Arky. Lahat kami na-curious na din, kaya napilitan na siyang magkwento. Kasi kagabi habang nag-review ako, may narinig akong umakyat na hagdan. Noong una, parang nililibot lang niya itong second floor, tapos bigla siyang huminto sa harap ng kwarto niyo. Akala ko nga isa sa inyo eh, pero hindi siya kumatok sa pinto niyo. Hindi rin nagsasalita. Tapos after ilang minutes, lumakad na siya pababa. Ang pinagtataka ko lang ay hindi tumunog yung maliit na pintong plywood. Eh di ba ang ingay-ingay nung kapag binubuksan natin? Eh hindi naman pwedeng hindi madaanan yung plywood na yun kapag umaakyat o bababa na hagdan. Kwento ni Ate Dimples. Baka winelcome at kinilala lang tayo ng nani ni Tita Nets. Hahaha, wika ni Lynn hasabay tawa. Yun lang naman yung narinig ko kagabi. Hayaan nyo na baka si Tita Nets lang yun. Chin-check lang kayo. Wika ni Ate Dimples. Change topic. Wika ni Rachel. Takot kasi si Rachel kaya ayaw nyo ng ganung kwentuhan. Well, tingnan natin kung may masusundan pa yun. Isang hapon nanonood ako ng TV sa salas ng time na umuulan at ang sarap ng tulog. That time umuulat at masarap matulog. Kasama ko ng time na yon manood si Arky at si Don. At dahil nga inaantok talaga ako ng time na yon ay nakatulog na ako. Nagising ako nang hawakan ako sa paa ni Don. Sure ako na si Don yun kasi siya ang nakaupo sa paanan ko at maliban sa akin ay siya lang ang may pasmanong kamay na malamig dahil sa pawis. Grabe. Okay. Pagmulat ko ng mata ay nakita ko na may nakalutang o nakasabit sa harapan ko. Blurred pa dahil nga kagigising ko lang pero nalaki ang mata ko na makita ko na isang nakabigting babae ang nakalutang sa harapan ko. Oh my God. Sumagaw ako pero walang boses na lumalabas. Sa bibig ko at hindi makagalaw. Vay! Hoy Vay! Gising! Gising sa akin ni Arky. So, Vay pala yung pangalan nitong sender na to. Okay. Hapon pa lang na nanaginip ka na. Ha. Natatawa ang biro ni Don. So, Vay, pinangungot ako. May nakabigting babae na nakalutang sa harapan ko. Wika ko sa kanila. Yan kasi, tulog ka ng tulog. Huwag ka na matulog at baka hindi ka na makatulog yan mamayang gabi. Wika sa akin ni Arky. Grabe be, parang talagang totoo. Dito pa nga daw nakabigti yung babae, oh. Pagtingala ko, halos manlamig ako na makita ko ang dubig na nakita kong pinagbibigtian ng babae sa panaginip ko. Napatingin din sila lahat, pati sila Don at Arky. Oh my God, be, tara na sa taas. Wika ni Arky. At sabay takbo pakit na hagdan at iiwang nakabukas ang TV. Okay.
Nagpasya kaming wag muna ikwento sa tatlo yung nangyari dahil sa yung isa duwag. Yung isa di niya niniwala at yung isa walang pakialam. Pero simula noon, hindi na na kami nanonood sa salas. At kapag naliligo, ay lagi na kaming sabay ni Arky. Pareho naman kaming girl kaya okay lang hanggat isang gabi ay ginising namin lahat ay ginising kaming lahat ni Jenna. Meron daw kasi kumakato kaya binuksan ni Lynn ang pintuan pero walang tao sa labas. Papatayin sana ni Lynn ang ilaw pero nakiusap si Jenna na hayaan na lang at na nakabukas ang ilaw. Pumayag naman ang lahat. Okay. Hanggang isang Thursday ng hapon, naglalaro sila doon, Jenna, Rachel at Lynn ng Scrabble sa loob ng kwarto namin at kami naman ni RK ay nagkukwentuhan. Umiga ako sa lapag ng kwarto. Nakatihaya at nakapatong ang dalawang paa sa kama. Napatitig ako sa kisame. Be, higa ka sa tabi ko. Gayahin mo ako dali. Wika ako kay Arky at sinunod naman niya ako. Oh my God, Be, ano yun? Natatakot na tanong ni Arky. Kitang-kita mo, diba? Para siyang bakas ng paa. Sagot ko. Be, bakas nga ng paa. Sagot ni Arky na napasigaw kaya tinignan na din nilang lahat. Bakas siya ng paa ng tao na parang naglalakad na pabaliktad sa kisame. Anong patukin na ito? Kakipi. Okay. Pero sabi ni Lynn, baka daw matagal na yon. Baka daw nandoon na yon bago pa pininturahan. Kinagabihan ay ginagising kami sa isang malakas na katok ng pintuan sa kwarto. Sino yan? Tanong ni Lynn. Ngunit walang sumasagot at binuksan ni Lynn ang pinilaw ng kwarto ay biglang lumagabog ang pinto ng napakalakas. Napasigaw kaming lahat dahilan upang magising si Tita Nets. Pumunta siya sa kwarto at pinagalitan kami. Magsusubong na sana kami pero napamura siya kaya hindi na kami uminig pa. Grabe naman itong landlady. Kinabukasan ay nalaman namin sa isang tindera malapit sa boarding house na pamilyang politiko sila Tita Nets. Ang tatay ni Tita Nets ay namatay sa ambush kasama ang bunso nilang kapatid na lalaki. Ang kapatid ni Tita Nets na panganay na lalaki at sumunod sa kanya na babae ay nagpakamatay mismo doon sa bahay na tinutuluyan namin. Oh my God. Ang babae ay nagbigti sa salas dahil sa pag-ibig at ang lalaki ay binaril ang sarili dahil sa pagkatalo sa eleksyon. Ang nanay naman niya ay namatay sa mismong kwarto na tinutuluyan namin. Hindi daw alam kung namatay yun o pinatay. Dalawa na lang daw sila ni Tita Nets at ang kapatid nito sa Canada ay nabubuhay at ayon sa kapitbahay ay sumakop na daw sa kulto ang magkapatid. Okay. Nung gabi na nalaman namin ang lahat ay hindi kami makapasok ng gate ng boarding house noon dahil lahat ng aso ni Tita Nets ay tinatahulan kami. Kaya nakiusap kami kilalin na umalis muna kami sa boarding house dahil ayaw namin matulog doon. Sobrang iyak ni Rachel nang ikwento namin ang lahat. At dahil sa nalaman namin ay tigpa siya kaming umalis sa boarding house kinabukasan. Pumayag na din si Lynn na lumipat kami dahil sa nalaman at dahil naniniwala na din siya. Nagalit si Tita Nets sa amin dahil umalis kami agad. Pero wala eh, sobrang takot na ang nadulot sa amin ng kanyang boarding house. Okay, so doon na actually nagtapos yung kwento. I suppose hindi ko na rin sila masisisi kung bakit gusto nilang umalis doon. Kasi parang, siguro kung may multo lang, matatanggap ko pa yon. Hindi naman sila totally sinakta ng multo. Medyo ginugulo lang sila ng slight. Very slight lang, nagpaparamdam lang. Parang may lumalagabog na kung ano-ano. Pero, ewan ko ba? Hindi ko masabi. Siguro kasi siya parang siguro dahil yung sa kulto. So, doon lamalay ko ba kung anong balak sa amin nung Tita Nets na yung nung landlady mamaya. Baka isakripisyo na lang kami o baka isa-isa kami mamatay doon o kung whatever. So, yun lang. So, anyway, hindi ko sila masisisi kung bakit sila umalis dahil nga medyo creepy talaga yung nangyari. O yan, creepy not in a good way kasi parang may kulto nang na-involve. Pero anyway, kung hindi nyo napapansin, meron akong insenso dito. Akala ko okay lang na maglagay pero parang hindi ako halos makahinga. Pilit-pilit ko lang na ano kasi nga binuksang-buksang ko pa eh sa sarili ko. Well anyway, so I hope you enjoyed this story. So watch na lang kayo ulit. Ayun lang. Anyway, watch na lang kayo ulit. Sige, take care and God bless. Bye-bye.